Good morning, maayong buntag mga baby. 9 AM pa guys, maayong buntag. Kahapon nung dumating kami, after namin kumain sa labas ng Jollibee, ako nag-Jollibee ako si My Loves, nag-choking siya. Ayun, after namin kumain, doon natulog kami agad talaga. Sabi ko pa, magpapahinga lang ako, siguro mga ilang oras lang, tapos mag-edit. Pero hindi na ako nagising. Umaga na ako nagising. And okay lang naman kasi sobrang sarap ng tulog ko. Siguro na rin kasi hindi pinatay ni My Love sa aircon. Ang sarap ng tulog ko. Mga more than 10 hours din yung tulog ko. Ang sarap talaga. Yun yung best tulog ko this year. My Love's gising pa. Grabe. Nagtatrabaho pa rin siya. Isa siyang ulirang trabahante. Ngayon, since makakapag-breakfast kami, magluluto ako ng giniling. Ayan, gutom na rin kasi ako. Ine-defrost ko yung giniling at saka yung mga vegetables, yung frozen vegetables, and then yung extra na sweet corn. Diyan ko lang sila nilalagay. And then, mamaya, or ngayon, magsislice ako ng ganyan. Hindi ko pa rin alam. Suot ko yung t-shirt na nabili namin dun. I love Kamigin. 100 pesos lang. Okay din na bumili doon ng mga ganito-ganito guys. Kasi support local, ganun. Kahit konti, bili-bili tayo. Ayan guys, nalobat ako. Pero, ayan, sinisimula ko na pakuluan yung pork. And then, andito na rin, chinap ko na yung violet at saka white. And then, meron din ako dito ang pork cubes. And then, ketchup. Akong fina-follow na recipe ha, ako lang nito. Basta kay, ito yung ginagawa ko lagi eh. And masarap naman siya. Lagay ko na yung, ito, yung violet at white. Tapos tinabi ko lang muna siya, yung ground pork. Gisahin ko lang. And then after, imimix ko sila. And then yung pork cubes, or titimplahan ko muna yung pork. Tsaka ko ilalagay yung mga mixed vegetables. And then yung ibang ingredients. Laya na, nakalimutan ko na yung vlog guys. Pero ayan, nilagay ko na yung ketchup, lahat ng mga vegetables, and then nag-season na rin ako. Medyo naramihan ko yung ketchup, pero sige lang, timplahan lang natin. Nilagyan ko rin siya ng kaunting tubig. Yeah. Inubos ko na lang yung vegetables. Uy, kasi hindi rin naman yung magagamit na. Baka mapanis lang. Yan, hintayin ko lang yung maluro. Since hindi pa yung naluluto, may papakita ako sa inyo guys na na-receive kong packages kahapon or kagabi. Okay lang ba kayo dyan? Okay. Excited ako ipakita kasi yung isa sa package na natanggap ko is itong hand clothes brushes. Message si Ate Ann sa akin kung gusto niya, kung okay lang ba doon sa akin na padala niya ulit ako ng brushes. I was like, of course, choosy pa ba ako? So, alam ko nakita niyo na to kasi sobrang dami na nag-review nito guys. And, ayan, gagabitin ko na lang siya sa mga video soon. Ayan yung bag niya, Uncluts brushes, nakalagay talaga AC. Gold siya and then rose gold dito sa zipper. Tapos, ayan na yung mga brushes. Alam ko, kita niyo na to lahat, pero ayan siya. And then, ganito na yung card ni Ate Ann sa loob. Diba, nung una is yung papel lang yun. Pero ngayon, tingnan niyo, para siyang malambot na plastic na, and then may barcode na dyan, tapos ayan yung social media accounts niya. Thank you Ate Ann! Next is itong mga jewelry or ano ba to? Bali pala, okay. So binigyan niya ako ng mga ganito guys. Ang ganda nito oh! Ito talaga yung pinakauna kong napansin. Ayan siya, ang ganda! Meron ding earrings, tas. Ayun ako, sure ako, ha-harborin na naman to ng mama ko. Yung quintas ko na may black na pendant na binigay ni Kim's Collections, in-arbor niya naman. In-arbor na niya na naman niya. And then, ayan din. Tapos ito, cute din. Heart. Tingnan niyo yung ano niya. Yung, ito ba? Ayan, ang ganda no. Thank you, Vali. And then, meron din siyang binigay na ganito, guys. O, na nasa box. And then, may nakalagay na quintas na heart. Na parang pwede mo paglagyan ng picture sa loob. Ito ba yun? Ito talaga yun, yung nalalagyan ng picture sa loob. Yung shop niya is Valie, V-A-L-L-I-E _. Last but not the least is from Oko and Tofi. Binigyan niya ako ng ano guys, laptop bag. Ayan siya. Ako yung pumili ng design. Color yellow siya. Akala ko mas maliit pa dito kasi tingnan niyo yung laptop bag ko.
Ang liit niya compared sa kanya. So, mas malaki to. Pero mas okay siguro kasi mas malalagyan pa siya ng ibang gamit. Binigyan niya rin ako ng isang laptop skin. Skin at tawag dito. Nakalagay siya sa ganito para ma-protect. And then, ganyan yung itsura niya. Again, yung Instagram niya is Coco and Tofi. Ayan, luto na yung giniling ko. Ayan na siya, guys. Ayoko kasi nung sobrang masabaw, pero ayan na siya. And then, naghihintay na lang ako sa brown rice. Ayan. Gabi, hindi pa tapos si my lungs. Are you hardworking, Sias? Kasalanan to ni Raquel, eh. Hala, Raquel! Inubuso niya aking kagwapuhan. Ang iyong kagwapuhan? Aking kagwapuhan. Pakita mo muna sa kanila yung arte-arte mo. Sige na ba? Teaser, teaser, baby. Bibi teaser, bibi, para abangan nila sa channel mo ba? Okay, mauna nila yung tanaw sa'yo. Mga ganito. Alam, nakita ang pak. Agagta. Laman, oy! And first day ng period ko, my goodness. Kaya pala, parang ganun yung mood ko ngayon, parang... Para anytime sasabog ako. Perfect timing, guys, na first day ng period ko ngayon kasi kinontak ako ng Clue. Don't know if familiar kayo sa Clue na app. C-L-U-E. Pero period tracker siya, guys. Perfect timing kasi first day ng period ko, mapapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. Matagal ko na tong gamit talaga. As in, sobrang tagal na college pa lang ako. Naalala ko nung first time kong magkaroon ng iPad, nung binilhan ako ng iPad, doon ko first na-discover yung Clue na app kasi diba, of course, pag may bago kang gadget, ina-explore mo yung mga bagong apps, mga ganun. Mag-deodorant lang ako. Sobrang saya ko nung kinontak ako ng Clue. Ang init, wait. Lalagay ako ng screenshots dito, guys. Ganito yung itsura ng logo nila. Para lang siyang may mga circle sa loob ng app. Yung Clue na app, guys, available siya sa Android at saka iOS. So, don't worry kung hindi kayo naka-iPhone. Katulad ko, available din siya sa Android or Play Store. Madali lang naman itong intindihin, guys. Period tracker siya. So, kung meron ka ng period, pwede mo ilagay doon. Pwede mo i-track doon kung hanggang kailan yung period mo, kung kailan nag-start. Kung gusto nyo i-download yung Clue, ilalagay ko sa description box. Pero turuan ko muna kayo kung paano ko to ginagamit. Personally ha, ito yung way na paggamit ko sa kanya. So once you open the app, yung makikita nyo yung circle. Enter today's data, fertile window, the period. Yung naka-highlight na naka-red, obviously, yan yung mga days na meron ka. Yung naka-highlight naman na naka-blue, yan yung mga days na fertile ka. Fertile meaning nagkaroon ka ng sexual intercourse within those days, malaki yung possibility na mabubuntis ka. Minsan, meron ding mga white na naka-highlight dito. Yung white meaning yan, PMS. Yan yung mga days na magkaka-PMS ka or may PMS ka. Tapos yung enter today's data na nasa gitna, yan yung ikiklik mo kung may gusto kang i-track or kung may gusto kang i-input na data. Since first day ng period ko ngayon, enter today's data tayo. Kikita nyo agad yung bleeding. So, meron kayong pagpipilian dyan, depende sa lakas ng period nyo on that day. So, since first day ko ngayon, mga nasa light to medium lang siya. Dito sa app na to, marami kayong options na pwedeng i-track. So, pwede nyo i-track yung pain. Ngayon, medyo may pain. Wala naman akong headache. Tender breast noon, meron ako. Parang shakit-shakit ng totoy ko. Meron ding emotions. Pwede mo rin i-track kung happy ka ba ng araw na yan, kung para ka bang buang sa araw na yan. Pwede pa kayong mag-add. I-tap nyo lang yung plus sign. Tapos, pwede kayong mag-add ng mga options like craving, digestion, temperature, weight. Marami kayong pwedeng i-track. Pero honestly speaking, yung tinatrack ko lang talaga dito on a regular basis is kailan nagsistart yung period ko and kailan siya nagsistop, kailan malakas, kailan ako parang buang, parang yung mga usual lang na nafe-feel ko yung mga tinatrack ko. Pagkabalik mo sa homepage, mag-a-adjust na yung Clue na app sa'yo kasi the more kang nag-i-input ng info sa kanya, the more mas makikilala ng app yung katawan mo or yung menstruation period mo. Nung May, naglagay ako dito, nung May 25, anong nilagay ko dito? Naglagay ako ng emotion. Tatlong emotions talaga yung nilagay ko. Sensitive, sad, PMS. So, nung May 25, para siguro akong buwang sa araw na yun. Kasi nilagay ko talaga na para akong buwang. Siguro umiiyak ako ng walang rason yun. Kaya nilagay ko siya dyan. Nung May 29 naman, may nilagay rin ako. Medium yung bleeding ko. And then,
Ayun, sobrang lakas ng cramps ko. Ganyan ako guys, pag may nafe-feel ako na kailangan kong ilagay talaga sa app, ilalagay ko talaga sa app para mas makilala niya ako. Most of my period, sisimula talaga sa light hanggang sa lumakas kasi ganun talaga yung period ko guys. And normally yung period ko naglalast ng 5 days, 4 to 5 days siya. Yun lang talaga yung ginagawa ko kasi yun yung mga importante. And yung pinaka nagustuhan ko sa app na to is nagpapa-check up tayo sa doktor, tayong mga babae, kahit anong sakit pa yan na ipapa-check up mo, tatanungin ka talaga kung kailan ka last nagkaroon, kung kailan yung last menstruation mo. Eh nung hindi pa ako gumagamit ng app na to, kung masagot yung mga assistant ng doctors kung kailan ba ganun, helpful din na tinatrack nyo yung period nyo kasi once you go to the doctor, tatanungin ka talaga. Ngayon, sabi ng Clue sa akin, may mga bago daw silang features. Meron daw silang bago, yung Clue Plus. It's the best new option for women who want to get personal predictions and extra health insight based on what they've tracked. Clue Plus tells you what's normal for you and your body, and meron din siyang bagong feature na enhanced analysis. And also, meron din siyang forecast feature. So, mas advanced yung Clue Plus kesa dun sa Clue na app lang talaga. So, kung gusto nyo mas advanced yung period tracker nyo, try the Clue Plus. Siguro mas ma-enjoy nyo yun. Pero for me, okay na ako sa Clue na app, guys. Very plain and simple lang talaga siya. And it's very helpful. Madali lang naman siya i-download. Search nyo lang Clue. C-L-U-E sa mga App Store or Play Store. Thank you, Clue, for collaborating with me. Balikan ko kayo mamaya, ha? Mag-skincare lang ako and then edit ng vlog. Ayan, guys. Tapos na akong mag-ready. So, magbubook na lang ako ng Grab and then punta na ako sa facial care center kasi may appointment ako ngayon. The last time hindi ako nakapunta kasi hindi talaga ako nagising, guys. Kasi alam niyo naman ako, kasalanan ko rin talaga yun kasi hindi ako nagising sa alarm ko. Pero alas 11 kasi yung appointment na yun and kailangan kong gumising na siguro 1 hour 30 minutes before para mag-prepare pa and then travel. Pero ayun, hindi ako nagising ng maaga kaya ayun. Anyways, punta naman ako ngayon. Okay yung schedule ngayon kasi 2 PM siya. Okay din kasi maaga ako nagising kanina. So marami pa akong time na makapag-prepare. Gusto ko na talagang pumunta dun, guys. Kasi tingnan nyo naman yung mga breakouts ko. Hindi pa rin talaga sila humuhupa. Ang kumiyari dyan. Ang kate. Anyways, ayun nga pala yung outfit ko, guys. Nakuha ko lang to sa isang online shop eh. Pero nakalimutan ko na. Ang kate. Napakalupa. Ito na ako, guys. Ah, ayaw mag-focus. My gosh. Kita nyo na to sa previous vlog ko, guys. Pero, ayan, second balik ko na dito. Second visit. Kasi every month kang mag-visit dito. Ayan na siya. Agad. Naaamoy ko na agad yung baho. Hello. Hi. Dito na. Langya talaga itong mukha. Itong kuko-kuko na tiis ganda. Andito na ako sa facial care. Ayun ako, in-focus talaga. Ayan. Grabe, every time na pumupunta ako dito, sobrang bango talaga. Amoy mayaman. Ang sarap isimot sarap. Ang gagawin ko today is facial and then laser light. Tinatry ko ipa-switch yung appointment to underarms kasi yung nakaschedule today is legs. Pero tinatry ko. Sana pumayag. Kasi yung legs ko talaga, guys, after 1 month, well, after mahigit 1 month na, hula parang buhok. As in, meron sigurong konti pero hindi mo talaga nakikita. Pero sa underarms ko, may konting tumutubo na. Pero konti lang talaga siya. Hindi siya yung parang mala forest. Pero sobrang nipis na lang. Ayan, same room pa rin, guys. Linis-linis talaga. Ayan siya. Ayan yung higaan. And then, ayan yung robe. Tapos, ayan, suotin natin yan mamaya. Kasi kailangan mong magubad ng damit and then mag-robe na lang. So, ayan. Papag-bihis na ako. And then, meron silang hanger for your dress. And then, meron ding slippers. Gamitin natin. Facial and laser tone. Okay. So, yung unang gagawin, guys, is facial, honey, and almond. Yun. Last time na ginawa din sa akin. And then, facial tone. Laser tone. Laser tone. Para siya for, best siya after facial. So, mm-hmm. Can tighten your pores. For the pores. And it has anti-inflammatory. Slitting ko. Baliktad yung... Hindi daw kasha sa ulo ko. Remove ko lang yung makeup.
Ayan, pinaiyak niya ako. Ganyan talaga pag nag-break, guys. Ang pula-pula talaga and masakit. Kaya medyo maiyak ka talaga. Pero ako low yung tolerance ko, low yung pain tolerance ko. Pero nakakaya ko naman. Ewan ko sa lahat siguro ng sakit. Ito yung breaking talaga yung parang nakakaya ng tolerance ko, ng pain tolerance ko. Siguro kasi nangigigil ako eh. Gustong-gusto ko silang natatanggal lahat. Kaya, ayan. Sana matanggal na lahat ng mga sumpa. Ayan, naiiyak pa rin ako kasi ang sakit talaga. Transfer kami dito sa room 11 kasi dito yung laser light and mapula po yung mukha ko kahit dito sa cheeks. Oh, sobrang sarap ng freaking kanina, guys. Feeling ko talaga, kwentuhan ko kayo mamaya. Pero ayan, underarm laser light naman tayo. Kita niyo yung deliver na house. Sarap talaga ng feeling pag nagaganyan-ganyan mo na yung underarms mo kasi alam mo wala na siyang buhok. So, sige, ganyan lang tayo ng ganyan. Parang almost 3 hours din ako dito, guys. Sobrang natagalan. Medyo natagalan kami sa facial kasi as in, sobrang gustong-gusto ko siyang mag-facial yung nag-handle sa akin kasi simot sarap kumbaga sa pagkain pa, guys. Simot sarap talaga, like kahit yung mga nandito na blackheads, yung mga dito na parts sa cheeks, kaya namumula yung cheeks ko, tinanggal niya talaga. Ewan ko kung nagigigil din kayo sa mga blackheads, pero ako sobrang nagigigil ako sa blackheads kaya gustong-gusto ko yung tinatanggal talaga silang lahat kasi kahit sobrang sakit na gusto ko tanggal talaga sila lahat kaya ayun, sobrang pula ng mukha ko. Yan guys, okay lang yan. First time yung magpa-facial tapos medyo nararattle kayo. Sobrang pula ng mukha nyo. Okay lang yan kasi of course na-prick siya eh. Of course ganyan talaga siya. Pero mawawala din yan. Okay, ito guys. Wala talaga akong idea actually kung magkano yung mga services na in-avail ko kasi of course, libre naman silang tinapatry sa amin. Pero, yung pinaka-una kong marerecommend talaga is yung laser light. I know my armpits, guys. Kilalang-kilala ko sila kung kailan sila tutubo agad-agad. Pero dito sa laser light talaga, 2 to 3 weeks, walang buhok. Promise, walang buhok. After nung mga 1 month na, 1 month, mahigit na, may mga tumutubo ng maliliit. Pero, hindi lahat, hindi buong armpit ko tinubuan, like pakunti-kunti na lang, one session pa lang yun. Yun talaga yung pinaka-marerecommend ko na unahin nyo kung medyo nasa budget pa, laser light talaga. Lalo na kung problema nyo yung buhok sa kilikili or sa legs, pwede ka nang mag-slide-slide dito. Try ko silang puntahan dun, try ko if makakapagtanong ako sa mga prices kasi alam ko hindi yung una nyong tinatanong mga price kahit naman ako. Pero I'll try guys, pero kung hindi ko talaga makuha message them. Isang message lang sila. Guys, dito ako sa CR nila or comfort room. Ito pala yun. Sobrang bango talaga. Ano kayang oil ginagamit nila dyan? Inamoy ko siya ng malapitan. Yan talaga yung naaamoy ko or yan yung nagpaparemind sa akin sa amoy dito sa facial care. Dito na ako sa Grab. Kasama ko na si Leia na sobrang colorful. Punta na kami na SM. Manonood kami ng sine. Doon na namin imi-meet si Wenwen. Tapos si My Loves, tinatapos niya pa yung Singapore vlog. Hindi niya yun matatapos pero nag-i-edit kasi siya. So, mauna na lang kami. Para kami na yung bumili ng ticket and then baka bumili kami ng pagkain. Kay 7 PM ba siya sis, so matatapos siya mga 9 PM, 1 hour 45 minutes, so mga 8:45, so
planang tayo mag-dinner, so bili na lang kami ng pagkain. Diretso na kami dun sa sinihan kasi kukuha kami ng tickets or bibili ng tickets. And then after, maghanap kami ng makakain. 7 PM pa yung sine, guys, so kain muna kami or bili kami ng makakain dito sa SNR. Na-shock ako, may magsasalad. Oh, hiyang-hiya naman ako sa salad. Yung tataa. Dito na yung food namin. So, nag-order ako ng fries. And then, binilhan ko si My Loves ng chicken roll ata yun. Tapos, ayan kay Leia. And then, wala pa yung chicken ko. Kakain kami ng mabilisan, guys, kasi parang 30 minutes na lang yung meron kami. Kauwi na kami ni My Loves. Si Leia umuwi na din. May nabili akong kano kanina. Kumakain si My Loves. Nung pa-uwi kami, bumili ako ng isang sipit. Tama ba, baby? Isang sipit? Sipit. Sipit pala, isang sipit ng saging. Sipit. Sipit. Basta isang sipit ng saging, ayan. Para pag ano magugutom, di na ako matetempt na kumain sa labas. Ito na lang saging. Then, ayan na yung binili ko para sa kanya. Kanina, hindi niya nakain. Di na siya nag-melt, baby. Ito na lang sana yung inanumususa. Para mag-melt siya. And then, nag-bring home din siya ng ulam galing sa tindahan nila. Ito, favorite ko, adobong kangkong. Yum. And then, bumili rin ako ng mangga. Ayan, may dalawa dito. Ito, hindi pa to sila ganun ka hinog na hinog talaga. So, dyan muna sila. And yung dalawa na gusto kong kainin ngayon, dito ko nilagay. Kasi pag mangga, guys, gustong-gusto ko sila pag malamig na malamig. Kaya ayan, pinapalamig ko muna. Hinog na to eh. And then, yan yung kakainin namin. Ayan, uploading na yung Kamigin Travel Vlog Part 2. Tapos ngayon, yung gagawin ko, guys, maghihilamos ako and then lalaban ko tong unclothes brushes. Kasi hindi ko pa siya nalalaban. And gusto ko na siyang gamitin bukas. So, ayan, laban ko siya. Pakita ko sa inyo nung magiging itsura niya. Kasi sabi ni Ate Anne, pag nilaban daw to parang magiging tsaka siya or parang magiging buhaghag. Pero hintayin lang daw mag-dry para maging maayos siya ulit. And pag bago daw yung brushes mo, like itong brushes niya, pag bagong-bago daw, dapat labhan mo daw muna before gamitin. Of course. And then, hindi ko pala to napakita, guys. Yung binigay sa akin ng Everbile na nasabi ko ipapag-giveaway ko, hindi ko pala mapapag-giveaway yung iba kasi parang kailangan siyang gawa ng ano, swatches video. Ito o yung mga matte nudes. Pero siguro itong iba, itong lip tint, itong sculpt and strobe stick, yan na lang ipapag-giveaway ko kasi na-try ko na yan sila. So, ayan, itong mga lipsticks na lang kasi parang kailangan ko siya i-feature sa video. So, excuse me po, hindi ko mabibigay. Pero, ayan, thank you Everbile na, ayan, new products niya. Malamig na yung mangga ko, guys. Malamig na siya, kaya gora na. Slice na natin siya. Para sa akin, mas okay na mangga na lang yung kainin ko kaysa sa kumain ako dun sa McDo. Kasi mga ganito oras... Buti na lang hindi siya na ano. Mga ganitong oras, matintal akong mag-McDo. Aray. Yun lang. Ako lang nagsaslice nito kasi. Ako marunong mag-slice eh. Time pa akong mag-McDo. Pag nagugutom ako pag nag-edit. Kaya mas okay na. Prutas na lang kainin. Ayan na yung mangga. Share kami ni My Loves dito. Pinaka-paborito kong fruit is mangga. Itong mangga na to ha, hindi yung, gusto ko rin yung hilaw, yung green, pero mas paborito ko talaga yung ripe mangoes. Hiwa ko yung finger ko, pero konti lang naman. Sana matamis. Inamoy-amoy ko lang siya dun eh. Sarap. Naka-white t-shirt pa naman ako. Ang sarap! Sarap! Kasi yung mangga, mahal dito guys. Itong apat na piraso, pila ganito. 140 ata bili ko, mahal. Pero okay lang kasi ang sarap talaga. Pibang hotdog sa guy! Ganyan ako, sigtawag din mo. Dapat yung hungitan. Oo eh. What's up? Ha? Ha? Iyak alood. Madlo kong mga mancha kong sanina.
Mmm! Hamis na, no? Mmm. Mm, sige na, kaon na. Pistot ka, gusang isang mali. Gamit mo ka. Sharap, bebe. Lah, pagtang! Purin yung buto, kaso makalat nga lang siya. Kuya, pito. Manga ASMR. Yung baboy kumain. ASMR. Anyways, ayun. Magsiseryoso na ako, guys. Tapos na akong kumain. Ngayon, mag-edit na talaga ako. I don't know what it is when I got that drop.